Sir, ayun, magandang umaga sa iyo. Sir, ano masasabi mo sa mga panghaharas ng China? Di umano dahil nakita naman po natin na kung gaano nila gitgitin itong barko ng ating Coast Guard. So, kung sa akin, ano, sobra na ginagawa ng mga China na yan, Chinese na yan, panggagago na yan, pangbabastos. Dapat, hindi naman sa kanila, bakit pinagpipilit pa nila kukunin yan at hindi naman sa kanila? Bakit gusto pa nilang talaga hahantong sa awayan yan? Hindi naman dapat, mapaswerte pa kayo, kayo mga Chinese, na mayroon pang presidente ang Pilipinas na mabait, na wag nagpakumbaba. Huwag nyo na hintayin na mapikon ang Pilipinas. Sigurado ako, pagbabakura na yan lahat yan. Lahat ng mga kalyado ng Pilipinas, pag bumakod na yan dyan sa pag ginagawa nyo pang babastos sa Pilipinas, yun na, para malang magkaalaman, di na tamang ginagawa nyo, pang bubuli, di man lang kayo na ano sa kapwa nyo, hindi naman para sa inyo yan, magkago kayo, tanginan yung Chinese kayo. Ano masasabi mo sa ano nga yung pang i-spray ng water cannon na kung saan, di ba, yung barko natin umuwi pa ng Palawan dahil may mga nasugatan? Oo. Yung mga nasusugatan doon sa barko ng Pilipinas di naman kayo inaharas Kayo ang nangaharas. Dapat magpakumbaba kayo. Hindi naman para sa inyo. Yun lang ay maghahati daw ng ano ng supply sa ayun yung insyon. Maghatid lang ng supply sa iyong insyon aharangan nyo na at hindi naman para sa inyong karagatan na yan. Paano ngayon kung di mahatiran ng pagkain nyo, di magugutom mo yung ngayon. Dapat lang yun, nandoon yung barko ng Pilipinas kasi lugar ng Pilipinas yan, hindi para sa inyo. Tumigil na kayo. Nakakaano na nakakapiko na kayo. Ano masasabi mo sa presidente na kung saan parang walang ginagawang aksyon itong presidente ng China na kung saan tignan nyo na lang yung panggigit-git, diba, ng barko nila sa barko natin, halos tayo pa yung naglagay ng anong kulay na yun, yung kulay bilog na parang bola na hindi na magasgasan na, o boya ba yun? O boya na yun. Dapat kung saan to ang boya na Pilipinas, sa Pilipinas yan. Pag lumagpas na sa ano, yun ang sisitay nyo. Hindi, kaya nilagyan ng buya ng para yan, para sa Pilipinas yan O, paano masasabi nyo sino? Pang-aangkin. Ano bang pag-i-interest nyo dyan? Ba't pag-i-interesan nyo yan, yung lugar na yan? At hindi man para sa inyo. Huwag naman kayong ganyan. Huwag kayong swapang. Ang Pilipinas nga, hindi nga nangangkin ng baluarte. Nandiyan kung saan hanggang saan lang, nandun lang. Masurte ba kayo, mayroon pang pangulo ang Pilipinas na marunong magpakumbaba? Paano mo kung talagang ano yun ang Pilipino yan Kung may ang presidente pang Griki, ang presidente ng Pilipinas ay loko-loko, pinatulan na kayo. Sir, ano mo, kalyado ng Australia, Amerika, napipiko na sa inyo. Isang click lang siguro ng presidente yan, ano? Ayun na, magkagulo na. Baka yan ang gusto nyo, gulo. Huwag nyo naman tayo mahantong sa magkaguluhan. Dahil hindi naman para sa inyo. Bakit hindi kayo umalis dyan sa lugar na yan? Ano bang mayroon? Yan ang tanong ko dyan sa inyo. Na hindi man para sa inyo. Palagay mo sir, may kinalaman dito yung mga dilawan noon? Maari siguro kasi sa tagal ng hindi naman para sa kanila, bakit hanggang ngayon nandiyan pa rin sila? Siguro nung dati pang mga nakaraang mga administrasyon, kung sino man yan, meron siguro agreement yan kasi di na natin mapaalis kung wala silang agreement yan, di napaalis na yan dapat, umalis na dapat, malamang meron yan, di maaaring wala yan. Sir, ano masasabi mo kay Pangulong Bongbong Marcos na kung saan talagang matapang niyang didepensahan itong West Philippine Sea natin, na kung saan talagang inibitahan siya ng isang bansa pa? Ay, yan ang presidente, napakagaling. Well, ayaw lang talaga niya nakipag-usap pa rin sa lahat ng bansa kung anong dapat gawin. Yun ang presidente, magaling na talagang inaano niya, dinidepensahan niya talaga
yung Pilipinas na hindi ahantong sa ganun. Napakaganda ng ano, maswerte tayo na may presidente pang ganun. Nakatulad kay BBM na marunong pasensya, magpakumbaga, magpakumbaba, may malasakit sa kapwa. Yun. Maswerte pa tayo. Maswerte pa kayo. Ano masasabi mo sa Chinese? Sa mga Chinese, sa mga Chekwa sa pangaras nila? Tanginan nyo, mga Chinese kayo, malis kayo dyan. Wala namang yung service sa Pilipinas eh. Dapat nga, produkto nyo, di na dapat yan di takilikin sa Pilipinas eh. Dahil ganyan ang ginagawa nyo eh. Nakakano na kayo, nakakapikon na. Di na tama yun. Sobra-sobra na. Sir, ito nga ang pag-iimbita kay Pangulong Bongbong Marcos sa iba't ibang bansa na kung saan maraming mag-iimbis dito sa ating bansang Pilipinas. Anong masasabi mo rito? Ayun, napakaganda. Dahil pag marami kayong kaibigan sa ibang bansa na mag-iimbis, uunlad ang Pilipinas. Trabaho yan, ekonomiya yan. Yun ang kagandahan. Yung ano natin ng Pangulo ngayong mga lakad. Kasi alam mo eh, si Bongbong Marcos, nakikita niya kasi na naghihirap tayo eh. Kaya kailangan makipag-alyansa tayo sa ibang bansa para yung bansang Pilipinas ay uunlad din, nakatulad sa kanila. Sinasabi yun, walang ginagawa, panaylakad. Ay, trabaho yun. Trabaho yun na tayong mga Pilipino magkaroon din ng trabaho nakatulad sa kanila na maraming investment. Yun lang po ang masasabi ko. Eh ano sir ang masasabi mo at panawagan natin sa ating Presidenteng Bongbong Marcos? Ano yun eh? Anong masasabi mo at panawagan natin sa ating Presidenteng Bongbong Marcos na kung saan talagang hadikain niya na paunlarin ang ating bansang Pilipinas? Believe ako sa kanya na hangarin na nga talaga na katulad ng tatay niya na maraming trabaho, marami investment. Yun ang nakikita ko sa kanya. Huwag lang kayo mag-apura. Dahil wala namang presidente na pag-upo na pag-upo, mabigyan agad ng solusyon ng problema ng bansa. Dapat nga bigyan sa mababa pang panahon para katulad ng tatay niya na napakaraming investment na trabaho dito sa Pilipinas. Yun po. Sir, panawagan nyo rin sa ating mamamayan na kesyo ganito daw, ay panay-travel lang daw at puro gastos lang daw. Kaya nagtra-travel yan ng ating Pangulo, naghahanap ng solusyon para sa ating bansa na paano tayo uunlad sa bawat Pilipino. Hindi yung lumalakad na pang sarili lang. Lumalakad yan pang kalahatan ng para sa Pilipinas. Yung linalakad na yan. Kasi galing tayo sa pandemic, bumagsak ang ekonomiya natin. Kaya ngayon, ibabalik niya ang ekonomiya ng bansang Pilipinas. Maghintay lang kayo. Maghintay kayo. Huwag kayo mag-apura. Darating tayo dyan. Aangat tayong lahat. Good luck. Ayun. Salamat sir ha.